Yan. May sariling timeline si Inday. And this is her timeline. So ano yung timeline niya? Well, laging sorpresa naman yung kanyang timeline. Pero ang nakikita natin dito, hindi ito gagawa ng aksyon si Inday na magre-resign ng ganun-ganun. Hindi niya kayang sikmurain ang ginagawa ng Bangal Jr. at si Lisa Tanas. Pinaksilan kayo, di ba? Pinagtaksilan kayo at ito'y nakikita ni Inday Sara. At siguro, hindi yan nakayang sikmurain na kasama pa siya sa mafyang gobyerno. Tanda! Kinakabahan na si Marcos Jr. Bakit siya kinakabahan ayon sa ating source sa pag-resign ni Inday? Kasi kinakabahan sila, baka any moment ilabas ang pulboron video o yung mga pictures na nag-a-addictos benedictos siya. Yan naman ang kinatatakutan niya. So, ngayon ako sa nakikita ako dito dahil dun sa aking mga source nga, nakausap ko na kailan ba itong magsasalta si Inday. O, ang sabi lang sa akin, Maharlika, be patient. May sariling timeline si Inday. And this is her timeline. So, ano yung timeline niya? Well, laging sorpresa naman yung kanyang timeline. Pero ang nakikita natin dito, hindi ito gagawa ng aksyon si Inday na magre-resign ng ganun-ganun na lang. Ginamit siya ni Marcos Jr. sa panglilin lang sa inyo. Kaya si Inday nakipag-partnership sa kanya, nakipag-unite para sa continuity ng mga infrastructures at para sana pamurahin ang mga bilihin at sinasabi yan 20 pesos per kilo na bigas. Ngayon, ang ginawa ni Marcos Jr., nakipag-uniteam siya o nakipag-unite siya sa mga sindikato nga. Dahilan kung bakit kayo ay hindi makahanap-hanap ng trabaho. Dahilan kung bakit kayong lahat, whether you are pula, puti, green, whatever your color, hindi na kayo makabili ng tamang pagkain dahil sa inyong kahirapan na makahanap ng trabaho. Magkano ang minimum wage natin? Yung aking kaklase ay tinanong ko siya, sabi ko magkano na ba ang mga bilihin? The minimum wage ranges from 573 pesos to 610 per day. Depende kung sa probinsya ka. Okay, magkano ang bilihin? Nakakabili pa ba kayo? Tignan mo, sinadya sa akin, kompleto pa, may mga picture pa. May mga picture ng baboy, ayan, atay balunan, kompleto, tahong, 90 per kilo, lahat sinadya sa akin, mayroon pang mga presyo. Okay, tignan natin. So, base dito sa kanyang listahan na sinend sa akin, mga kababayan, pinaano pa niya sa akin, ayan, mga presyo, fresh whole chicken, da-da-da-da-da. So, 610 ang iyong sweldo. Ito sa mga regular worker, fresh whole chicken, 190. Whole chicken, 210. Tahong, pampano, 420. Basta, ang taas ng presyo, ayoko na i-itemize lahat. Ang ibig kong sabihin dito mga palangga, simula nung pumasok si Bangag Jr., lalo kayong nahirapan sa pagbili ng mga pangunahing bilihin kasi imbis na ibigay sa inyo ang pera through project ay ninanakaw ng mga walang hiya. At ito ang nakikita ni Inday Sara malamang sa malamang na hindi niya kayang sikmurain ang ginagawa ng Bangag Jr. at si Lisa Tanas. Itong pagre-resign ni Inday, ito ay nakikita niya kung gaano katalamak ang panggigipit ni Marcos Jr. Kaya ikaw Bangag, antayin mo na hihilain ka ng taong bayan dyan sa iyong kinauupuan na hindi naman ikaw nagpapatakbo kundi ang asawa mong Bartek lahat na at sampo ng inyong mga kasabwat dyan sa pamumuno ng mafyang gobyerno. Bakit kamo? Sa tingin nyo ba na mafia ito? Sa tingin nyo ba hindi nakikita ni Inday Sara ito? Yung nag-open ng investigation na si Congressman Swan Singh tungkol sa agricultural, asa na si Swan Singh? Ayun, nasa Partido Federal na, nagsama-sama na. Pero ito ay nakikita yan ni Inday yung mga ginagawa nila. Bakit ko sinasabi itong agricultural smuggling? Pinigil ni Marcos Jr. ang hearing na panagutin si Michael Ma dito sa kinasasangkutan niyan, agricultural smuggling. Pero ano nangyari? Pinigil ni Bangag noong January 29, 2023 noong kinausap niya si Zubiri, Senate President pa noon, at ang kanyang pinsan na nagkaroon sila ng legislative agenda. Then, after that, wala nang hearing magpakailanman.
At sabi ko nga, hindi rin inulat ng mga mainstream media na mga reporter ang pag-appoint ni Marcos Jr. bilang special envoy to China ni Michael Ma. Tinrider po kayo ng mainstream media. Tinaksilan kayo, di ba? Pinagtaksilan kayo at ito'y nakikita ni Inday Sara. At siguro, hindi yan na kayang sikmurain na kasama pa siya sa mafiyang gobyerno. Tandaan ninyo, noong panahon noong 2022, ako ay Marcos ang nasa utak ko. Sabi ko nga, no, nung si Inday may sinasabing tatakbo na presidente, no, hindi si Inday, bata pa yan, dadadada. Kasi sa kagustuhan ko na ang Marcos Jr. ang maupo dahil akala ko tutuparin niya yung mga pangako niya. Pero sabi nga ninyo, mga dilawan dyan, hindi na kayo natuto sa ating madilim na history. Anang, tama kayo. Pero bakit kayo ay hindi natuto? Bakit ayaw niyo magsalita ang iba sa inyo? Eto na ang panahon para i-shoot sa Kumonoy si Lisa Tanas dahil hindi po si Marcos Jr. ang nagpapatakbo ng Pilipinas kundi si Lisa Ahas. Tignan nyo yung PTB4 na si Ana Puod na tinanggal nila dahil lang hindi na control, hindi na cover up kasi live yun eh, yung pagharbat ni Lisa ng alak kay Chis Escudero. Tinanggal. Then nagre-reklamo ito mga taga PTV4. Kaya nga sabi ko sa inyo, magsalita na kayo. Sabayan nyo na ito. Nakita nyo kung gaano kahalang ang kaluluwa, kung gaano kasindikato ang gobyerno ni Marcos Jr. Nagtatrabaho ka lang. Aagawin niya yung alak, then na-capture ng camera, tatanggalin nyo ngayon yung head ng department. Kung galit man kayo sa mukha ko, pero for sure, naniniwala kayo na kayo mismo, whether you are middle class o mayaman, hirap na hirap sa pagbayad ng kuryente. May nag-send nga sa akin eh, bill sa kuryente kanina. Mga palangga ko, mga follower ko. Ano sabi sa akin? Ang bill lang daw nila dati, nasa 2,000 pesos, 2,500, mga ganon. So ngayon, 5,000 na. Bill computation, ayan, 5,000, 5,550. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, dati nasa 2,500 lang po ang aming bill. Ngayon, 5,000 na. Tumutok tayo dito sa government taxes na ito. Pagkalaki-laki, 5,28. Yan yung binubulsa ni Marcos Jr. at ng kanilang mga kasabwat, yan po ang ninanakaw nila sa inyo. So whether you are dilaw, pula, puti, unless na kayo ay bumubungkal ng pera, hindi kayo maaapektuhan sa pinagsasabi ko. Pero ang issue na ito ay issue nating lahat. Kahit ano pa ang political views mo, binaboy kayo ni Marcos Jr. ng kanyang asawa na Bartek. Ayan na, si Inday, baka mamuno na yan. At yan po ang kinatatakutan ng mga bangag kasi alam nila na mayroon talagang limang pictures na sumisinghot si Kuting ng pulburon dahil mismo yan ay sinumpaan ni Agent Morales doon sa Senado nung siya ay pilit ginigipit ng mga honghang na senador. Natatakot na ito si Bangag dahil wala na siyang ka-unit team na malakas na binoto, totoong binoto ng 32 million na botante. Dahil si Marcos hindi naman siya binoto ng 32 million dahil yan paulit-ulit na sinasabi ni Attorney Glenn Chong na nakipagsabwatan si Lisa Araneta Marcos sa Smartmatic para dagdagan ang boto ni Marcos Jr. Tignan ninyo, ilang beses nagdadadakdak si Attorney Glenn Chong, nagsasalita sa maisog dito sa live namin na si Lisa at Marcos Jr. nakipagsabwatan sa Smartmatic. Ni isa ba mayroong binanggit o nagpaliwanag si Lisa Tanas? Never. Pero sa pangaagaw niya ng alak, nagbigay siya ng statement at nagsinungaling pa doon na nag-usap daw sila. Haha, diba? Alam niyo na yung conversation, 10-minute conversation, pero kitang-kita niyo naman yung nga bells niya, walang isang word na namutawi doon. Kahit anong political views mo, hindi ka naman siguro mangmang o bulag na niloloko ka na ni Lisa Araneta Marcos